kung pagmamasdan. Ang bagay na ito ay tila ordinaryong typewriter lang na karaniwang ginamit noong 1950s hanggang 1980s. Well mga ka-Redzi, hindi ito kagaya ng typewriter na ginawa para mag-manual print ng mga character letters upang maaari na itong agad na mabasa. Dahil ito ang makasaysayang Enigma cipher machine na ginamit ng mga sundalong Aleman upang maging bentahin nila na maiparating ang mensahe sa kanilang mga kasama. Nakapaloob sa mensahe kung paano ang kanilang estratehiya ng pakikipaglaban noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ang ganitong uri ng makina ay hindi ordinaryong mensahe ang kayang gawin. May kakayahan kasi itong maglihim ng mensahe sa hindi namang pinag-uukulang padalhan. Ngunit sa kabila nito ay ito din ang isa sa dahilan ng paghina ng kanilang pwersa sa labanan. At ito din ang naging dahilan kung bakit ang malalim na kaalaman sa mathematics ay kinailangan sa gitna ng digmaan. Kaya naman ating lakbayin ang dahilan kung bakit nga ba ang ganitong uri ng makina o ang tinatawag na Enigma cipher machine ay naging makasaysayan. Ang Enigma machine na ginamit ng mga sundalong Aleman noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ang kanilang nagsilbing komunikasyon sa paraang tanging mga Aleman lang ang nakakaalam ng bawat mensaheng ipinapadala nito. Dahil iba-iba ang pagkakaayos ng mga letrang nakapaloob dito at ito ay tinatawag na cipher code. Kaya naman ang makina ay kilala sa eksaktong katawagan na Enigma cipher machine na imbento ng German engineer na si Arthur Scurbius noong 1918. Ang orihinal talagang layon kung bakit ginawa ang ganitong uri ng makina ay upang magbigay ng seguridad ng komunikasyon sa bangko. Ngunit kinalaunan ay ginamit na ito ng mga Nazi German upang magsilbing komunikasyon at mailihim sa katunggali ang mensaheng ipinapadala sa kanilang mga kasamang sundalo. June 27, 1940, ang taon na unang ginamit ang Enigma cipher machine ng mga sundalong Aleman. Itinayo ang two-way radio sa teritoryo ng French upang dito magamit ang Enigma cipher machine. Well mga ka-Redzi, paano nga ba ang pag-operate sa ganitong uri ng makina? At sa anong sistema na gagawa ng makinang ito? Nailihim ang mensahe sa sino mang hindi naman pinag-uukulang padalhan. Ang Enigma cipher machine ay binubuo ng electrical at mechanical component, battery-powered at highly portable na ito. Ang ilang bahagi nito ay keyboard, lamp board, rotors, internal electronic circuit at ang karaniwang kaha na yari sa kahoy. Ang encoded message na ibinibigay nito ay nakarambled ang letters. Halimbawa, kapag pinindot ang isang letra sa keyboard, ay dito gagalaw ang rotors upang ibahin ang letrang ibibigay nito o ibang letra ang iilaw sa lamp board na hindi magtutugma o hindi magiging kaparehas na letra ang pinindot sa keyboard kumpara sa iilaw sa lamp board na yun lang ang tanging makikita na letra sa paraang hindi ito naka-arrange sa tamang posisyon upang hindi basta mababasa ng hindi naman pinag-uukulang padalhan ng mensahe. Kaya naman, dahil sa ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan ng Nazi sa kanilang mga kasama ay hindi maitatanggi na malaking bentahe nga nila ito pagdating sa pagbibigay ng mensahe sa kanilang mga kasama upang ipaabot ang estratehiya ng labanan sa paraang hindi nalalaman
ng kanilang mga kalaban. At dahil sa ganitong uri ng makina, ay naisip ng kabilang panig na dapat nilang aralin kung paanong mababasa ang sekretong mensahe na nakapaloob sa Enigma Cipher Machine upang mahayag ang estratehiya ng Nazi at matalo ito sa labanan. Kaya naman naisipan ng mga katunggali ng mga Nazi, partikular ang Polish na magtayo na grupong mag-aaral na umalam sa sekretong code na nakapaloob sa Enigma Machine. Kaya't umiral ang tinatawag na Cipher Bureau na nabuo dahil sa pagsanib puwersa ng counterintelligence at cryptology upang pagtulungang alamin ang secret code message ng Enigma Machine. Ngunit sa kasawiang palad ay nabigo ang Cipher Bureau na alamin ang mga komplikadong mensahe na nakapaloob sa Enigma Cipher Machine. Taong 1929, si Marian Rejewski, habang nag-aaral ng mathematics sa Poznan University, ay kumuha na din ito ng kursong cryptology at sumali sa Cipher Bureau noong September 1932. At makalipas lang ng ilang linggong pagsali nito, ay nalaman na agad ni Marian Rejewski at ng kanyang dalawang kasamang matematisyan at cryptologist na si Jerzy Rosicki at Henryk Zygalski ang mga sekretong internal wirings ng Enigma Machine. Dahilan upang malaman ang sekretong mensaheng nakapaloob sa Enigma Cipher Machine sa pamamagitan ng pagsaliksik sa tatlong mahalagang klaseng impormasyon. Una ay ang pag-alam kung paano gumagana ang Enigma. Ikalawa, ang detalye ng rotor's wiring. At ang ikatlo, ang daily settings ng Enigma. Dahil sa malaking ambag na naitulong ng tatlong Polish mathematician at cryptologist sa pangunguna ni Marian Rejewski, ay itinuturin silang bayani dahil malaking bentahi ito upang matalo ang mga Nazi troops sa labanan. July 1939, ang araw na nalalapit na pagsalakay ng mga Aleman sa Poland. Inimbitahan ng mga Pol ang mga French at British codebreaker para sa isang lihim na pagpupulong malapit sa Warsaw. Na layon ay magbahagi ng kopya sa resulta ng Enigma Machine sa ibang grupong codebreaker, partikular sa secret codebreaking group na ULTRA, ang Allied Intelligence Project, sa pangunguna ng kinilalang isa ding genius mathematician na si Alan Turing, kasama ng iba ding cryptologist at mathematician na sina Stuart Milner Barry, William Thomas Tutte, Joan Clark, Hugh Alexander at si Gordon Welchman. Ang kanilang grupo ay mas napadali ang pag-alam ng mga secret message ng Enigma Cipher Machine sa pamamagitan ng makina na naimbento ni Alan Turing na dinisenyo upang malaman ang lihim na mensahe na nakapaloob sa Enigma Cipher Machine. Ang makinang ito ay tinatawag na Bomb Code Breaking Machine na naka-install sa Bletchley Park. Ang komplikadong makinang ito ay binubuo ng humigit kumulang 100 drums na umiikot 10 milyang kawad at humigit kumulang 1 million soldering connections. Ang ganitong uri ng makina ay malaking naging ambag upang malaman ang mga sekretong mensahe ng mga Nazi upang mabuwag ang kanilang paraan ng pakikipaglaban. Kaya naman mga ka-Red Z, noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig ay mayroon talagang mga hacker na kinilala na tunay na bayani dahil sa pamamagitan ng pag-crack ng mga code na nakapaloob sa Enigma Cipher Machine ay nakapagligtas ito ng madaming buhay ng tao na noon ay naipit sa gitna ng digmaan. At ito ang naging kwento kung bakit ang Enigma Cipher Machine ay isang bagay na nag-iwan ng kakaibang kwento ng kasaysayan. Until next time mga ka-Red Z, salamat sa inyong panonood. Maaari nyo ding bisitahin ang ilan sa aking mga uploaded video.